Hi guys, amazing morning. And my name is Justin and ngayon is panibagong tips ulit and advice kung paano nyo maabot yung mga pangarap nyo and maging successful sa buhay. So, nung una, sinabi ko sa inyo na dapat alam mo yung pangarap mo. Specific, ano ba yung gusto mong marating sa buhay? Ano ba yung gusto mong bahay, yung gusto mong kotse? Ayan, dapat specific. Ayan, so marami naman paraan para maabot nyo yung mga pangarap mo. So, una, pwede kang buy and sell. Okay, so ito yung mga halimbawa properties or car na bibilin mo tapos bibenta mo. So marami pang ibang klase ng buy and sell. So pangalawa is pwede kang mag-traditional business. Okay, pwede kang magtayo ng halimbawa sarili mong restaurant, sarili mong tindahan, sarili mong shop. Okay, so third is kung gusto mo is mag-franchise ka. Ayan, kasi sa franchising, ang gagawin mo na lang is maglalabas ka na lang ng kapital kasi hindi mo na gagawin yung sistema kasi meron lang nag-create ng system for you. Okay, so pang-apat is pwede kang mag-network marketing business kasi sa network marketing business, hindi mo kailangan maglabas ng sobrang laking halaga para makapag-start up ng negosyo. And ang maganda doon is yung kinikita ng mga malalaking kumpanya or traditional business or franchising business is pwede mo rin kitain nang hindi ka ulit naglalabas ng money. Ayan, so marami pa. So, pwede ka mag-selling, e-commerce, di ba? Yan yung mga isa sa mga nauuso ngayon. So, maraming ways para madagdagan yung income mo. So, bakit ko sinasabi to? Kasi, importante na meron kang sariling business. Kailangan meron kang na-start up na ng negosyo. Or kung hindi pa, dapat pinaplano mo nang mag-start up. Ngayon pa lang, habang maaga, huwag mo nahintayin yung retirement mo. Bakit? Kasi, sa sobrang bilis tumaas sa mga bilihin ngayon, yung sweldo natin is hindi naman tumataas. Sama? Kasi na-experience ko yun on my employee. Nung pagiging empleyado ko, sobrang kulang talaga, sapat na sapat lang talaga yung sinusweldo ko. And sabi ko, hindi pwedeng ganito na habang buhay akong employee. So sabi ko, ano pa kaya ang paraan para madagdagan yung income ko? Kasi aminin man natin o hindi, hindi natin matutupad yung mga pangarap natin sa pagiging employee lang. Okay, so hindi ako against sa employment kasi nagdaan ako dyan. Pero dapat, stepping stone mo lang yun, okay, para sa mga greater things pa na mangyayari sa'yo. So halimbawa, gusto mo mag-put up ng business, gamitin mo yung employment mo, okay, gamitin mo yung funds mo sa pagiging employee na makapag-ipon ka hanggang makapag-invest ka, magkaroon ka ng capital para maka-start up ng negosyo. So, huwag mo hayaan na lahat ng sweldo mo mapupunta lang sa expenses. So, dapat meron kang savings. Okay? So, pangarapin mo din na hindi ka habang buhay employee. Okay? Kasi pangarapin mo na magkaroon ng financial freedom. Diba? Masaya kaya nung may financial freedom ka kahit saan mo gustong pumunta, napupuntahan mo, okay, kahit anong time, kasama mo po pamilya mo. Diba yung isa sa mga masarap na feeling na naranasan ko ay meron kang time and financial freedom. Okay, kasi sa employment, diba, so kung doon ka aasa, paano pag nawalan ka ng trabaho, saan ka kukuha ng additional source of income? Okay, so hindi naman masama magdagdag. Ang masama is kulang na nga, di mo pa dinagdagan. Ayan, so yung mga business na yon, okay, pwede mo naman isabay habang nag-work ka. Okay, kasi ako dati gano'n yung ginawa ko. Nagnegosyo ako, tapos sinabay ko yung work ko. So, by the grace of God, nakapag-resign ako and ngayon, na-enjoy ko na yung time and financial freedom. And gusto ko yun din yung maranasan mo. Okay, kaya ako sinasabi to, kaya ako sinishare sa'yo. Okay, so meron akong negosyo na ginagawa ngayon na pwede kong ishare sa'yo. Kung gusto mo siyang malaman and kung ano yon, comment ka lang ng yes sa baba at ibibigay ko sa'yo yung detalye. And paano ka makaka-start up, okay? So, di tayo dapat umaasa sa single source of income. Bakit? Kasi pag nawala yon, kailangan meron kang huhugutin. Diba? So, paano kung wala ka ng source of income? So, paano kung mabubuhay? Paano yung pamilya mo? Paano yung may gastusin mo sa pamilya mo? Tama? Okay, so, antayin ko yung comment nyo guys. And thank you for watching. Sa mga susunod, magbibigay ulit ako ng advices and tips. Thank you and God bless!